May sinabi po siya sa akin na ano. Sila na ba? Hoy! Hello mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, this is Kuya Jens. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para lagi updated sa mga bag-upload the video. At huwag po natin kalimutan suportahan ang buntim kalingap sa pangungunan ni Kuya Val Santos Matubang at the end of vlog, syempre Kalingap Rob. At pakasuportahan din po ang aking mga suman sa buntim kalingap, nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kabayot na ngayon at mahihirap, supportahan po natin lahat guys. So nung mga nakaraang araw guys, ano, marami tayong minarites guys, minarites. Lahat po ng update tungkol sa Team Rochelle o sa love team po na Rochelle ay ibinahagi po namin sa inyo at binigyan po natin ng reaction video. Pero ngayon po guys, ano, mayroon tayong mainit-init guys na balita galing mismo sa best friend at pinsan ni Rachel na si Trixie. Kung saan guys, may ginawa na namang interview si Kalingap Dan kay Trixie na talagang kikiligin ang lahat ng Team Rochelle fans. So maraming guys, revelation na malalaman na naman at ibubunyag si Trixie tungkol sa kanyang best friend at pinsan na si Rachel. So para malaman natin ang lahat na ito, tara panoorin natin in 5, 4, 3, 2, So Trixie, ano ba ang maishishare mo sa mga Rochelle fans na mga kinikilig? Ano ba ang bago? Meron akong tanong. Totoo ba na ang tawag ni Ruel kay Rachel ay ga? Opo. Ano naalala ba? Mo yun, Kuya, dun yung, di ba, may second celebration nung birthday ni Rachel. Naglipat tayo dun sa ano, di ba, Kuya? Sa Noah's. Ah, sa Club uh-huh. Noah. Oh, para mag-celebrate din. Opo, ulit. And, di ba, Kuya, sila na yung nag-insist. Na ano? Na bumili? Opo. Okay, tapos? Sabi ko po, ano, huwag na sumama at, ano, nang... Solo lang ako, ganon. Oo, may iwan ka mag-isa. Saan tagal nga po nila? Tapos, ayun po. Doon na po yung nag-start. Nang ganon tawagan? Opo. Ah, doon. So, medyo bago lang din. Kasi di ba, ang tagal nang nawala kasi ang lakas ng ulan. Opo. Tapos, paano nag-start yung ganon tawagan? Basta po nung ano, hindi pa naman pa sa akin sinabi nun ni Rachel talaga. Sino unang tumawag nun? Hindi ko rin po alam sa kanilang dalawa eh. Basta parang nag... Yun na po yung CS nila. So yun pala guys, nung pala nag-umpisa yung tawagan ni Ruel and ni Rachel na ga sa isa't isa. So binahagi po ni Trixie na nag-umpisa ito after po nung part 2 na celebration o na second celebration po ng birthday ni Rachel na ginana po sa isang resort ay dumayo po ang K-Boys, ang grupo po ng K-Boys sa isa na naman pong resort para po ganapin yung part 2. Ano, kung saan po nagkaroon dito ng heart-to-heart talk si Rachel and si Ruel of Malalag na after po noon ay doon po nag-umpisa yung tawagan nila naga. So bagong revelation na naman po ito, bago na naman pong marites and parites po sa atin ni Trixie. Ang nakatawa guys, dito talaga nalalaman natin yung mga bawat parte ng love story ni Rachel and ni Ruel. Na sigurado ko, ang lahat ng fans ng Team Rochelle, ano, lahat ng nag-aabang sa Team Rochelle ay tuwang-tuwa na naman sa bago na lamang ito. So bibigyan ko kayo guys sa isang mabilisang pakita ng picture ng dalawa guys, ano nung nagkaroon sila ng heart-to-heart talk. And guys, ano, so sobrang dali lang nung pagpapakita ng picture na yun kasi medyo guys, medyo pa ipagkapaparazzi yung dating natin doon kasi yung po ay galing po sa isa sa mga kaibigan natin, ano, sa isa sa mga kaibigan po natin sa K-Boys na nakita yung dalawa na nag-heart-to-heart talk habang nag-celebrate ng part 2 ng birthday ni Rachel. So yun guys, ang nakatuwa guys na yung dalawa talaga, hindi lamang sa harap ng camera o sa vlog suite, talagang sa likod ng camera at sa kanilang personal na buhay ay talagang masabi natin na talagang very close na talaga itong si Rachel at si Ruel na talagang meron silang mutual understanding sa isa't isa. So ito naman guys, susunod na parites at marites ni Trixie ay talagang mas kikiligin po ang lahat. So tara, panoorin natin ito. Tapos, pagka-uwi niya po, tapos yun po, may sinabi po siya sa akin na ano, basta po yun. Sila na ba? Oh, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Sa ano po, kung i-rate po natin yun, nasa, rate natin 1, 2, 3, nasa kalahati, ano pa si Kuya, number 2 na po talaga. Wow, so malapit na. Malapit na po yun sa finish lang. Yeah, malapit yeah. Na maging totoo. Opo. Okay. Wait lang po kayo dyan mga kamaritas natin. So ano Trixie ang kwento ni Rachel sa'yo? Ano yung pinagsimulan nun? Nung tawagan nila na ga. Ano ba ang ga? Di ba lang ga? Opo. Yun ay mahal. Mahal. Yun po yung ano nila. So baga, bakit ganun ang tawagan nila? Ibig sabihin? Ano? Baka sila na. Hindi. Pero mahal na nila yung isa't isa? Pero, sige, kwento mo. Ano po? Pwede ko man sabihin? Ano ba yan? Basta ano,
sa mga kamerites at parites natin dyan, wait nyo na lang, malapit na talaga, as in. Mag-reveal na sila? Boy, kuya. Pati ako nabibitin sa'yo, Trixie eh. Mabitin muna kayo dyan. Okay. Pero ibig sabihin ba nun pagtawagan nyo nila ay ga or mahal? Ibig sabihin nun parang tinatanggap mo na na yun yung tawag sa'yo. Kasi diba hindi naman siya Opo. Nagreklamo. Parang okay din kay Rachel na tawag. Okay naman po yung kay Rachel. Ibig sabihin gusto niya rin. Sino yun? So gusto na nila isa't isa. So abangan nila. Abangan ayan. Nyo po. Okay. Malapit na. Ano sila na mismo magsasabi? Sila na po at ayoko naman pong pangunahan sila. Tama. At best friend lang naman at pinsan po ako. Pero Trixie, ayan. Ang daming mabibitin ngayon. Kahit ako dahil di ko pasensya rin alam. Pasensya na po. Hindi ko po gusto mabitin kayo. Sabi guys, kahit ako guys, sobrang bitin na ako sa mga parites and marites ito ni Trixie at mga question and answer po kasama si Kalingap Dan. Pero guys, ano, base po sa aking obserbasyon, hindi na po kailangan na hintayin pa natin yung i-announce ng Team Rochelle. Pero sabi nga ni Trixie, huwag po natin pangunahan ang lahat kasi nagbigay na po ng nagbigay na po ng rate si Trixie. Kung sa 1 to 3, nasa 2 na daw, nasa number 2 na, ibig sabihin, more than 50% po ng chance na maging sila ay lumampas na po doon yung score ni Ruel. Na talaga pong masabi natin na sobrang laki na ng chance at ng porsyento na sa lalo't madaling panahon po ay baka magkaroon na ng announcement ang love team na Rochelle tungkol sa kanilang pagiging higit sa magkaibigan. Ayan po ano. So nakikita po natin ano, talagang yung assurance talaga na binibigay din ni Trixie para sa ating mga fans ng Team Rochelle ay talagang magaganda po. Ano, talagang masabihin natin guys na kahit sino man ang lumitaw guys na mga maniligaw ay walang panama at walang laban din kay Ruel of Malalag. Talagang kumbaga lamang na lamang na si Ruel, nasa pinakataas na si Ruel, ano, nasa rurok ng tagumpay, malapit na, sabi ni Trixie, malapit na si Bro Ruel, ano, si kapatid na Ruel sa finish line, malapit na. Abangan natin yan guys dahil inaasahan natin na si Ruel at si Rachel sa lalong madaling panahon ay magre-reveal na ng kanilang tunay na status. Ano, sinabi din niya ni Trixie guys. So yun, abangan po natin ang lahat ng ito. Pero ano ba itong aabang nila? Ito ba ay magugustuhan nila or baka ikakalungkot nila? Magugustuhan niyo po yun. Talaga? Sobrang magugustuhan niyo po yun. Ito rin po yung inaabangan ninyo. So parang alam na nila yan. Pero hayaan na natin sa kanila mismo. Nagbibigay lang po ako ng hint. Na malaman niyo kung ano pa yun. No, Trixie, hindi mo papatulugin yung mga Rochelle fans yan sa kilig. Mag-overthink muna po kayo, pero sa ganyan po, yun sa pagiging marites at parites pa namin ni Kuya Dan. And guys, ano, sa ngayon kayo muna ang bahalang humusga sa tinutukoy ni Trixie na announcement and sa lalong madaling panahon na yung announce ng love team na Rochelle. So, alam ko marami na sa inyo ang may hula at ang naghihinala kung ano ito, pero abangan pa rin natin ang official announcement na manggagaling doon sa dalawa. So yun lamang po ano at maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to this video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.